nakakausap natin si Attorney Buco de la Cruz, isa pong election lawyer. Magandang gabi po, Attorney. Magandang gabi sa inyo at sa inyong mga tagapanood. Hi, Attorney. Good evening. Una pong tanong, pakipaliwanag po ito. Yung sinasabi po ng COMELEC Second Division na yung representation ni Marcos Jr. ay material pero hindi false. Ano pong ibig sabihin nun at malaki po ba ang naging weight noon sa naging decision to junk the petition? Oh, kasi ang ifinile na petition ay petition to cancel the certificate of candidacy, isa lamang ang allowed na ground diyan, no? False representation. So, material na false representation. So, talagang mabigat yung naging desisyon dahil sinasabi ng korte ng COMELEC na bagamat material yung item na pinag-uusapan natin, yun yung kanyang eligibility, ay hindi naman nagsinungaling ang kandidato, in this case Marcos Jr., dahil daw hindi naman siya saklaw nung batas na nagpapataw ng perpetual disqualification. So yun yung crux, yun yung essence ng desisyon ng COMELEC. Mm-hmm. All right. Attorney, dun sa issue po ng moral turpitude, ang sabi ng COMELEC Second Division na this is not a case of moral turpitude. In fact, they also made a distinction between tax evasion and the failure to file an income tax return. Is there any jurisprudence behind this or any precedent? Actually, nag-agree ako sa COMELEC sa bahagi na yan ng desisyon. Ano? Dahil meron ng naunang desisyon ng Korte Suprema involving also Senator Bongbong Marcos Jr., kung saan sinabi ng Korte Suprema na yung failure to file income tax return ay hindi nagko-constitute ng moral turpitude. So sa akin, yung issue na yan ay maliwanag na eh. Kung yun lang ang pag-uusapan, no, yung ground na yan. I think ang magiging aspeto ng apila o ng butas ng desisyon ay kung saklaw ba si Senator Bongbong Marcos Jr. nung perpetual disqualification. Mm-hmm. I think yun yung issue na lang na kailangang tingnan sa apila, kung ito ba ay sumasakop sa kanya. Ang sabi kasi ng COMELEC, hindi siya sakop nito dahil hindi na siya public officer noong March 1986. Mm-hmm. I think that will be the crucial point in the appeal or in the motion for reconsideration. Mm-hmm. Mm-hmm. Attorney Buco, kumbaga sa score sheet 1-0 in favor of BBM, no? Anong posibleng implication itong pagbasura sa COC cancellation petition niya sa hinihintay pa nating isa pang disqualification case laban pa rin po kay Bongbong Marcos? May effect po ba ito, Attorney? Itong pagkapanalo niya ngayon? Linawin ko, ito kasing petition, itong petition na pinag-usapan natin ngayon ay petition to cancel the certificate of candidacy. Sa pagkakaalam ko, ito lamang ang petition to cancel the COC. At yung ibang mga naiiwan ay puro petition for disqualification. Malaki ang kaibahan, no? Doon kasi sa petition for cancellation, kung makakansela ang kanyang COC, hindi na siya makakatakbo at walang substitution na pwedeng mangyari. Samantalang sa petition for disqualification, pagka nanalo doon yung petitioner, na disqualify siya, pwede pa siyang i-substitute. So ang implikasyon nito, wala nang pangamba na siya ay matatanggal due to cancellation. So, bagamat hindi pa ito final na desisyon, no, dahil sabi ko nga, maaaring makita sa apila kung siya ba isaklaw nung batas nung March 1986, yung bang pag-alis niya sa Pilipinas, nangangahulugang hindi na siya public officer dahil umalis siya ng Pilipinas. So I think yun ang magiging issue sa apila. Mm-hmm. Attorney, but along those lines, I'm also wondering, kasi sabi nga ng COMELEC, Second Division, dun sa 1977 Internal Revenue Code, yun ang sumasaklaw doon sa whatever violation that Bongbong Marcos had from 82 to 85. Now, yung PD 1994, yun ang sumasaklo lamang dun sa 1986 tax return niya. But you also pointed out na the big question would be kung siya pa'y public official pagdating ng March 1986. Why is that a question? Ganito, Ed, no? Linawin ko, no? Yung tatlong taon kasi yung hindi siya nag-file ng kanyang tax returns, no? Mm-hmm. 1982, 1983, at 1984. Ngayon, yung 1984, kailangan siya mag-file ng income tax, ng tax return. Sakop yung panahon na
March 1986, kasi one year after ang filing eh. Yeah, yeah. Sa Makati, yeah. Yung kanyang 1985 pala na tax return, ipa-file niya yon ng March 1986. Opo. 86. So ito ay saklaw na nung batas na PD 1994. Kasi yes, January 1986 nag-take effect eh yung yes, PD 1994. So since yung dapat niyang i-file ay March 1986, saklaw na ito nung batas. Pero ang sabi ng COMELEC, bagamat ito ay nag-take effect ng January 1986, hindi saklaw si Senator Marcos dahil noong March 1986, hindi na siya public officer. Yes, sir. So yun ang issue. Bakit, yes, bakit nasabi na hindi na siya public officer? Kaya hindi na siya saklaw? Yes, dahil sir, daw umalis siya ng bangka. Yes, sir. Which is also my question. I'm not a lawyer, pero yun nga. They were ousted in February 25, in which case I suppose they were effectively out of office already by the time March came around. So ayun po, my question have is to, yes, Ed, we have to clarify that it was President Ferdinand Marcos who was ousted. No, si Senator Bongbong at that time was I think governor or vice governor of Ilocos. Apo. And yung pag-alis niya ng bansa ay matatawag ba nating hindi na siya public officer? I think yun ang dapat tingnan sa apila. At aabangan natin kung ano magiging ruling ng NBank at ng Korte Suprema sa issue na yan. Pag ba ikaw ay umalis ng bansa, ibig sabihin hindi ka na public officer? So I think yun ang turning point sa kasong ito. That's a very interesting point. Attorney, one more, if you don't mind. Mm-hmm. Of course, may pending pang petitions, yung Akbayan, saka yung Karma. These are human rights activists and Marcelo victims. With a different division, first division ng COMELEC. Of course, it's a different division, but basically, they're arguing the same, they're making the same arguments. Yung conviction ni Bongbong Marcos sa RTC na in-affirm ng CA at yung binasura ng CA na isa pang violation. Can there be a differing outcome or different outcome from a different division? And how will that be resolved? Especially if you're looking at the same fundamental issues. Kung sa question na posible ba, posible at nangyayari naman talaga na magkakaiba ang magiging ruling ng division kahit na pare-pareho ang set of facts. Kasi iba-iba yung nature ng petition at iba-iba yung mga taong maghahatol. So iba-iba ang basa nila at interpretasyon sa mga papel at sa mga provision ng batas. Halimbawa, kung ang petition na pending sa ibang division ay disqualification, ibang standards ang mag-a-apply. Dito kasi sa petition for cancellation, isa lang ang ground, Ed. Ang ground lang ay false material representation. Samantalang kung ang i-file ay petition for disqualification, doon papasok yung issue ng moral turpitude, doon papasok yung issue ng iba pang mga ni-raise, no? Hindi kasi po pwedeng pagsamahin yung dalawang magkaibang grounds sa isang petisyon. In fact, po pwede nga i-dismiss na sana ito ng COMELEC, no? Itong petisyon na ito dahil pinagsama yung dalawang ground sa isang petisyon. Pero ni-relax ng COMELEC yung rules at sinabing didinggin pa rin namin, pero sa huli sinabi nila na hindi naman pala siya saklaw nung perpetual disqualification, so hindi siya nagsinungaling. Ako isa na lang, attorney. So parang, pasimplihin ko lang, hindi pa talaga labas si BBM, si Bongbong Marcos sa balag ng alanganin. Kasi sabi mo kanina, based sa decision ngayon, hindi na siya pwedeng matanggal dahil sa cancellation of COC. Pero yung issue ng disqualification case, nandyan pa rin. Pwede pa rin siyang matanggal dun sa listahan ng mga posibleng tumakbo sa pagka-presidente sa 2022. It's still there. Tama yan. No? Magandang scenario kasi yung disqualification. So una, itong cancellation, hindi pa rin naman ito final. Kasi sa loob ng 5 araw, dapat makapag-apila sila sa NBank at yung NBank, kabuuan ng COMELEC, ay maaari pang magdesisyon ng pabor o kontra sa desisyon ng division. So hindi pa rin ito final. At maaari pa rin iakyat ito sa Korte Suprema. Doon sa Korte Suprema, yun ang final. Doon matatapos ito. Yung sa disqualification, interesting yan, ano? Kasi pending pa ito sa ibang mga division. Bagamat hindi matatanggal ang pangalan niya sa balota, kung siya ay madi-disqualify at nanalo siya kamalaunan, no? Pero na-disqualify naman siya at umabot ng Korte Suprema yung disqualification, bagamat nanalo siya, ang mauupo ay kung sino ang vice president-elect, yung mananalong vice presidente. Okay. Maraming salamat, election lawyer attorney Buco de la Cruz. Thank you, sir.